Chapter 3. Dumating na ang araw na pinakahihintay niya, iyon ay pagdalaw ng mga De La Vega sa bahay nila. Kung hindi lang siya magmumukhang excited, masasabi niyang pamamanhikan na yata ang sadya ng mga De La Vega sa bahay nila. Sinabi kasi ng mommy at daddy niya na pag-uusapan sa dinner ang tungkol sa kanila ni Arkin, baka ipakasal na sila agad ng kanilang mga magulang. Leon nga lang hindi niya malaman kung matutuwa ba siya o hindi, dahil nga may girlfriend si Arkin, paano na lang ang maganda nitong girlfriend kung sakali. Matapos nga nilang makita si Arkin at ang girlfriend nito sa mall, agad na gumawa ng research si Lexi para malaman nila kung sino ang babaeng kasama ni Arkin na bumili ng kape sa mall. Obvious naman kasi na may namamagitan sa dalawa, dahil malapit ang mga ito sa isa't isa, isama pang sweet ang galawan ng mga ito. Kaya walang duda na siya ang sinasabi sa kanya ni Arkin na girlfriend nito. Hinayaan naman niya si Lexi na mag-search ng impormasyon about sa girl, kaya ayon lalo lang siyang nasaktan at nakaramdam ng matinding pagka-insecure nang malaman niyang isang model pala ang babaeng kasama ni Arkin, kaya hindi na siya magtataka kung bakit ganun kaganda ang babae, isama pa ang katawan nito na tila hindi man kumakain ng kanin sa sobrang nipas. Bagay na bagay nga sila ni Arkin sa isa't isa. Mala Barbie kasi ang ganda ng babae at si Arkin naman si Ken. Ganoon pa man hindi pa rin mababago ng girlfriend ni Arkin ang sitwasyon nilang dalawa ni Arkin ngayon. Mamaya malalaman niya kung ano ang magiging desisyon ni Aiken para sa kanilang dalawa. Penny, are you ready? Tinig ng mommy niya sa labas ng pintuan. Come in, mom, tugon niya sa ina. Hindi naman kasi nakalock ang pintuan niya dahil alam niyang pupuntahan siya ng ina. Wow, bulalas ng mami niya nang makita ang kanyang SWAT. Ang ganda talaga ng anak ko, dalaga na saad pa ng mami niya habang palapit ita sa kanyang kinatatayuan. Nakatayo siya sa tapat ng whole-length mirror niya para masuri ng gusto ang kanyang itsura. Sinuot niya ang dress na binili niya kahapon, at ang kanyang paboritong sapatos na may katamtamang taas ng takong. Medyo luma na nga iyon, at hindi pa siya makabili ng bago, medyo mahal din kasi iyon. Nagsuot din siya ng accessories na nabili rin niya sa mall kahapon at bumagay naman sa dress niya, kahit pa sabihing hindi mamahalin ang suot niyang accessories e nagmukha pa rin siyang elegante sa suot niya, nagmukha siyang mamahaling crystal. Napakaganda mo Penny, walang duda na magugustuhan ka ni Arkin, puri pa ng mama niya. Nabura naman ang kanyang ngiti sa huling sinabi nito na magugustuhan siya ni Arkin. Paano kaya mangyayari iyon kung may girlfriend si Arkin? Sa tingin kasi niya walang idea ang mga magulang ni Arkin na mag-girlfriend na ito. Sa tingin niyo po, mommy, magugustuhan ako ni Arkin? Tanong niya sa ina. Walang duda, Penny, agad na tugon ng mommy niya at hinaplos pa siya sa pisngi. You are so beautiful, Penny. Hindi ka lang basta maganda, matalino ka pa, mabait at mapagpamahal, puri pa ng mommy niya sa kanya. Ngumiti na lang siya, syempre mommy niya ito. Kaya hindi ito magsasabi ng hindi maganda sa kanya. Thank you, po mommy, pasalamat niya sa ina. You are always welcome, anak, tugon ng ina at niyakap pa siya nito. Mula ngayon yayakapin na kita ng madalas, Penny, dahil ilang linggo na lang o buwan e kukunin ka na sa amin ni Arkin, sabi ng ina habang nakayakap ito sa kanya. Asterisk, kailangan na po ba naming magpakasal agad ni Arkin? Tanong niya nang kumalas ng yakap sa ina. Yes. Anak, wala namang dahilan pa para patagilan pa ang pagpapakasal nyo. Kung saan gayon din naman kayo sa pag-uusapan mamaya, wala nang dahilan pa para tumagal pa ang pagpapakasal nyo, paliwanag sa kanya ng ina. Ngiti na lang ang kanyang naging tugon. Alam kasi niyang alanganin pa ang lahat kay Arkin. Ganoon pa man wala siyang gagawin kundi sumunod sa mga magulang niya, dahil alam niya sa kanyang sarili na gusto rin niya ang nangyayari. Hindi na rin nagtagal ni Yaya na siyang bumaba ng mommy niya, tinatawag lang daw siya nito talaga, dahil parating na ang mga De La Vega sa bahay nila. Pagbaba nila nakangiti ang daddy niya na sumalubong sa kanila. Agad pa siyang nilapitan ng ama at hinalikan sa pisngi at niyakap. You are so beautiful, Penny, puri ng ama sa kanya. Thank you, Dad, pasalamat niya. Habang panay puri sa kanya ng mga magulang niya, tumunog na ang doorbell at mukhang ang mga De La Vega na ang dumating. Excited naman ang daddy niya na lumabas para salubungin ang mga dumating. Basta ngumiti ka lang anak, lalo na kay Arkin, bulong pa ng mommy niya. Tumanggaw naman siya,
Mula sa kinatatayuan nila ng mami niya, naririnig na niya ang mga De La Vega na papasok na sa loob ng bahay nila. Nagsimula na rin siyang kabahan at hindi mapakali. Ito kasi ang unang pagkikita nila ni Arkin mula nang magyaya itong mag-dinner sila, hindi na rin kasi siya tinawagan pa ni Arkin. Unang pumasok sa loob ng bahay ang mag-asawang De La Vega na agad naman nilang sinalubong ng kanyang mami. Panaypuri din sa kanya ng mag-asawang De La Vega, lalo na ang tita Anisha niya. Saka sumunod na si Vlad na pumasok sa loob. Natigilan pa nga ito at nagkunwari pang nagulat nang makita siyang nakaayos siya. "Wow, ano ito, debo mo na naman?" biro sa kanya ni Vlad. "Hindi no," tugon niya sa pang-asar sa kanya ni Vlad. Ganito naman lagi si Vlad sa kanya, palabiro at madalas bully, lalo na pag nagkikita sila nito sa eskwelaan. Dalawang taon lang naman ang agwat nila ni Vlad, kaya medyo nagkakaintindihan pa sila nito sa mga barwan, hindi katulad ni Arkin na seryoso na sa buhay. Naging formal naman siya nang si Arkin na ang pumasok sa loob ng bahay nila. Nagkatinginan pa nga lang sila ni Arkin, pakiramdam niya wala nang ibang tao sa paligid. Para bang sila lang dalawa nito. Lalo pang ang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang masilayan ang gwapong mukha ni Arkin. Naka-casual lang naman ito pero nagsusumigaw ang kagwapuhan nito. "Hi, Penny, good evening," bati sa kanya ni Arkin na may hawak pang bulaklak at iniabot sa kanya yon. Sa sobrang focus nga niya sa gwapong mukha ni Arkin, hindi niya napansin agad na may dala pala itong bulaklak para sa kanya. "Thank you, Arkin," pasalamat niya nang tanggapin ang magandang bouquet na bulaklak. Hindi naman ito ang unang beses na nakatanggap siya ng bulaklak. Marami nang nagbigay sa kanya ng mga kaeskwela niya, pero masasabi niyang ang bigay ni Arkin ang pinakamaganda. "Tayo na sa komedor at may inihanda akong pagkain," ni Aya ng mami niya, at kumilos na ang lahat patungo sa komedor. "Ang baduy niyo," bulong ni Vlad sa kanila ni Arkin ng maiwan silang tatlo sa may sala. "Sira ka talaga, Simon," got niyang sabi kay Vlad. Hahampasin pa nga sana niya ito nang mabilis nang nakalayo si Vlad sa kanya. Sinulyapan naman niya si Arkin na walang kangiti-ngiti sa labi at napakaseryoso ng mukha, kaya naman nagseryoso na siya agad. Hindi nga pala palabiro si Arkin, katulad ni Vlad. Magkaiba nga pala ang personality ng magkapatid. "Let's go," iniaya niya kay Arkin. Tumanggaw naman ito sa kanya at sabay na silang lumakad nito patungo sa komedor kung saan nasa malayo pa nga lang sila naririnig na niyang nagkakatuwaan na ang mga nasa komedor. "Ang saya nila," she said, at sinulyapan si Arkin na ganoon pa rin ang mukha. Parang nanatalo sa sabang o parang nabiyern santo ang mukha. Sa ganitong ekspresyon ng mukha ni Arkin, ramdam na niyang hindi ito sang-aayon sa plano ng kanilang mga magulang. Malungkot ito at marahil wala itong balak na pakasalan siya, wala itong balak na ipagpalad sa kanya ang maganda nitong girlfriend. Siya at mga magulang lang yata nila ang talagang masaya. Pagdating sa hapagkainan, magkatabi sila ni Arkin sa upuan at katapat naman nila ang mami niya at mama ni Arkin, habang ang kanyang daddy at papa ni Arkin sa magkabilang dulo ng mesa nakapwesto. Si Vlad naman katabi si Arkin. Napapagitnaan nila si Arkin. Hatalang pinaghandaan ng mami at daddy niya ang gabing ito. Napakarami kasing pagkain sa mesa, at lahat ay special dish. Kung sa bagay, hindi rin naman basta-basta ang kanilang mga bisita. Mga De La Vega kaya ang bisita nila. Sa simula ng kanilang hapunan, tahimik naman ang lahat at nakafocus sa masarap na inihanda ng mami niya. Wala silang kasambahay, tanging ang mami lang niya ang nagluto ng lahat. Sadyang magaling at masarap magluto ang mami niya. Sana lang naman na niya ang galing ng mami niya pagdating sa pagluluto, para naman matuwa si Arkin pag pinagluto niya ito. Pinagpasalamat rin niyang na busy na rin si Vlad sa pagkain at hinchi na ito nagbibiro sa kanila ni Arkin. Baka kasi map-ika na si Arkin sa kapatid nito. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain nang magsimula ng pag-usapan ng mga magulang nila ang tungkol sa kanila ni Arkin. Ang papa ni Arkin at ang daddy niya ang nagbukas sa usapan about the wedding, at sinabayan na rin ng mami niya at mama ni Arkin. Paimple naman niyang sinusulyapan si Arkin at hindi nakaligtas sa kanya ang pag-igting ng panganito habang nakikinig sa mga magulang nila na planado pala ang lahat at wala na silang kapat pang gawin ni Arkin, kundi umaten sa mismong araw ng kanilang kasal. Kaya naman kahit siya hindi na lang din muna kumikibo. Baka kasi mapansin ni Arkin na gustong gusto niya ang nangyayari. Kailan na ang kasal nila, Kuya Arkin at Ate Penny?
Tanong ni Vlad saay sulyap pa sa kanya ni Vlad. Iba rin nga ang tono nito sa pagtawag nito sa kanya ng Ate Penny. Nagsisimula na ang inside joke ni Vlad, habang si Arkin ay parang walang balak magsalita, o parang walang interes sa pinag-uusapan ng mga magulang nila. Hindi tuloy niya maiwasan mag-self-pity sa pinapakitang kawalan ng interes ni Arkin sa kasal nila. Mas maaga mas better, lalo na wala naman tayong hinihintay patugon ng Papa ni Arkin sa tanong ni Vlad. Oo nga, kung kayang ihanda na ang lahat next month, gawin na natin ang kasal next month, sabi naman ng mama ni Arkin na lalong kinatuwa ng mommy at daddy niya. Okay na sa iyo yun Kuya Arkin. Tanong ni Vlad kay Arkin. Ayos lang, wala naman problema sa akin, tugon ni Arkin sa tanong ni Vlad at sa kauna-unahang pagkakataon nagsalita rin si Arkin. Pero hindi naman ito nang angat ng ulo at hindi rin inalis ang atensyon sa pagkain. Parang mas gusto pa nitong tignan ang pagkain na nasa plato nito kesa sa kanya o sa mga kasama nila sa hapagkainan. How about you, Ate Penny? Okay lang ba kung next month na kayo ikasal nitong si Kuya? Tanong naman sa kanya ni Vlad. Medyo nagulat pa nga siya at napasulyap kay Arkin na wala ngang balak tumingin sa kanya. Wala namang problema sa akin iyan, as long as okay kay Arkin, tugon niya. Leon naman pala wala ng problema sa mga bata. Next month na natin sila ipakasal, masiglang saad ng papa ni Arkin at agad na nagdiwang ang mga parents nila habang si Arkin ay wala pa ring ekspresyon sa mukha. Dahil siya ang naiipit sa sitwasyon, hindi niya malaman kung makikisaya ba siya o ano. Matapos ang dinner nagtungo ang mga magulang nila sa may sala para doon magkwentuhan habang umiinom ng tea. Habang siya naman naisipan niyang lumabas ng bahay para samagap ng hangin para na kasi siyang hindi mainga sa loob habang nakikita niyang nasusunod ang kagustuhan ng kanyang mga magulang na hindi man inaalam kung kumusta ba siya, kung okay lang ba sa kanya ang mga plano ng mga ito. Alam niyang never nagkulang sa kanya ang kanyang mga magulang, sa material na bagay man o pagmamahal. Sobra-sobra ang naibigay na pagmamahal sa kanya ng kanyang papa at mama pati sa kanyang nag-iisang kapatid na si Vlad. Kaya wala siyang mareklamo sa mga ito, sadyang para sa kanya masyadong personal lang kung pati ang babaeng pakakasalan niya eh ang mga ito pa ang pipili para sa kanya. Ganoon pa man sino ba siya para tumanggi eh wala namang pagkukulang sa kanya ang kanyang mga magulang. Inilabas niya ang sigarilyo sa bulsa at lighter para manigarilyo at kumalma kahit papano. Saktong North Indian na niya ang sigarilyo nang makita niyang papalabas sa may hardin si Vlad kasunod si Penny. Nagbuga siya ng usok sa ere habang nakatingin kay Penny. Maganda naman si Penny, wala siyang mapipintis doon, sadyang napakabata lang nito para sa kanya. Ay imang taon ang agwat nila ni Penny, hindi ganoon kalakihan pero sa edad nitong 18 ngayon para ipakasal sa kanya na 25 years old na imatanda na siya masyado para sa dalaga. Isama pang hindi niya nakikita si Penny bilang magiging asawa niya na makakasama niya habang buhay at magiging ina ng kanyang mga anak. Parang nakababatang kapatid lang sa kanya si Penny, dahil sa tagal na rin niyang kakilala ang dalaga, mula pack about ay magkalaro na sila nito and now nais ng mga magulang nila na ibang larya na ang kanilang laruin which is awkward and unacceptable for him. Naninigarilyo ka pala, Arkin, kumento ni Penny sa kanya nang makalapit ang mga ito sa kanya. Tuldok, tangulang ang naging tugon niya at nagbuga ng yuzak sa ere. Nakita pa niyang nagpaypay ng kamay si Penny, mukhang hindi nito nagustuhan ang amoy ng usok. Masama naman talaga ang amoy ng usok, pero nakasanayan na niyang tuwing tense siya stress siya nais niyang manigarilyo at magbuga ng usok sa ere para ma-relax siya. Hindi lang paninigarilyo ang ginagawa ni Kuya, Penny. Umiinom na rin iyan ng alak at nagpupunta sa mga bar pagbibiro naman ni Vlad sa kanila. Masamang tingin ang pinukul niya sa kapatid. Ganyan naman talaga ang kapatid niya, palabiro at laging masaya pag nakakaloko ng iba. Magkaibang magkaiba sila ng ugali ni Vlad. Siya kasi seryoso sa buhay at hindi palabiro, pati nga pagngiti sa kanya e bibihira lang din. Habang si Vlad e laging masaya at happy-go-lucky lang na parang walang problema. Marahil dahil bata pa ito at hindi pa nito nais magseryoso. Noong kasing edad kasi niya si Vlad e sa pagkakaalam niya seryoso na rin siya. Vlad, pasimpleng saway niya sa kapatid at sinulyapan si Penny na nakatingin sa kanya. Penny looks so innocent and fragile, iyong tipong aalagaan pa niya ito,
na parabang hindi pa nito kayang tumayo sa sarili nitong mga paa, na kailangan pa niyang alalayan lagi. So ano ang magiging role niya sa buhay ni Penny after the wedding? Instant bodyguard, Vlad, hindi naman ganyan si Arkin pagtatanggol pa sa kanya ni Penny. Naku Penny, baka magulat ka na lang pag nagsama na kayo ni Kuya, saad ni Vlad. Vlad, huwag mo ngang takutin si Penny, he said at tinapos na niya ang paninigarilyo, baka kasi hindi na makahinga pa ng mabuti si Penny. Tinapon niya sa damo ang hindi naubos na sigarilyo at inapakan iyon sa sapatos niya. Hindi ako makapaniwala Penny, magiging ate na kita soon, sabi pa ni Vlad kay Penny sabay-akbay pa ng kapatid kay Penny na nagulat pa. Biruin mo iyon, dati naglalaro lang tayo ng bahay-bahayan ni na kuya ngayon magiging mag-asawa na kayo, patuloy pa ni Vlad at halos mapisa na si Penny sa pagkakaakbay ni Vlad sa manipis na katawan ni Penny. Ewan niya pero parang hindi niya nagustuhan ang ganitong pagkakalapit ng kapatid niya kag Penny. Lalaki pa rin kasi si Vlad at magiging asawa niya si Penny, parang hindi maganda sa kanyang paningin. Tuldok, bahagyang naningkit ang kanyang mga mata at nais sawayin ang kapatid, pero baka naman sabihin nito masyado siya o isama pang wala namang mali siya ang pag-akbay ng kapatid niya kay Penny. Vlad naman saway mismo ni Penny kay Vlad at ito na mismo ang nagtanggal sa kamay ng kapatid sa balikat nito. Iwanan mo muna kami Vlad, mag-uusap lang kami saglit ni Penny, utos niya sa kapatid. Hindi pa kasi sila nagkakausap ni Penny mula nang kumain sila sa labas para sabihin sa dalaga na may karelasyon siya. Ganoon pa man kahit nalaman ni Penny na may girlfriend na siya wala rin naman itong magagawa dahil nga mga magulang nila ang nais na may kasal na sila agad. Hindi pa nga niya nababanggit kay Jackie ang tungkol kay Penny, wala pa rin siyang nagagawa para tapusin na ang relasyon nila ni Jackie, dahil ang totoo parang hindi niya kayang I let go si Jackie. He needs Jackie to fulfill his lust na alam niyang hindi makakayang gampanan ni Penny ang role nito biglang asawa niya sa kama. Hindi pang kama si Penny at si Jackie ang masasabi niyang pang kama, dahil sa loob ng isang taon na pagsasama nila ni Jackie never pa siyang binigo ni Jackie pagdating sa pagtatalik nila, saan mang lugar, anumang posisyon, kayang makipagsabayan sa kanya ni Jackie at kaya nitong makipagpaligsaan kung sino ang mas magaling sa kanila rito pagdating sa kama. Itong si Kuya naman as if naman na iba ako sa iyo ni Ate Penny, Vlad said. Sige na Vlad, tugon niya at tinignan ng kapatid. Napakamot na lang ito ng ulo at wala ring nagawa lumakad muli papasok sa loob ng bahay ni na Penny. Ang kulit pa rin talaga ni Vlad hanggang ngayon, Penny said at ngumiti sa kanya. Pansin niyang alanganin ang ngiti nita, halatang naiilang at hindi rin comfortable sa nangyayari sa kanila. Alam niyang katulad lang din niyang walang magagawa si Penny pagdating sa mga magulang nila. Since mga bata pa sila mabait na si Penny at masunurin sa mga magulang nito. Alam niyang ayaw nitong ma-disappoint ang parents nito rito, kay imposibleng susuway ito sa pagpapakasal sa kanya. So, meaning pareho silang walang lusot ni Penny sa kanilang kasal. Kailangan na lang nilang tanggapin na magiging mag-asawa talaga sila. Mas bata sa akin si Vlad at mas malapit ang edad niyo sa isa't isa. Isama pang mukhang mas close kayo at magkakasunod kayo, litanya niya kay Penny. Ewan ba niya bakit ganun ang lumabas sa kanyang bibig? Tanging nasabi ni Penny sa kanya. Napansin niyang maganda ang suot na dress ni Penny ngayong gabi, mukhang pinaghandaan nito ang pagpunta nila. Bumagay naman rito ang suot nito, elegante at may pagka-hot ng kaunti. Kung hindi lang niya kilala si Penny, masasabi niyang hot din naman pala ito kahit bata pa. Well, for me, parang mas bagay kayo ni Vlad na ipagkasundo kesa sa akin, na 5 taon ang agwat natin, he answered honestly. Nakita niya sa mga mata ni Penny na nagulat ito sa sinabi niya. Nagbuka pa ito ng bibig pero wala din namang sinabi sa kanya. But, anyway tayo ang pinagkasundo ng parents natin, maybe may dahilan sila na hindi lang natin alam sa ngayon, he said nang walang maisagot sa kanya si Penny, nagyuko naman ng ulo ang dalaga at hindi siya matignan sa mga mata. Steve, iyan ang nakikita niya kay Penny, but, still she is beautiful. May kakaiba itong ganda at isama pang bata pa ito and fresh of course, nabanggit na sa kanya ni Penny na never pa itong nagka-boyfriend. No boyfriend since birth ito. Swerte na siya sa bagay na iyon, but, still hindi naman iyon sapat kung hindi rin naman ito magaling pagdating sa kama. Isa pa naman sa pinaka-ayaw niya ang nagtuturo pa.
Iyong kailangan pa niyang turuan ang isang babae kung ano ang tamang gagawin pagdating sa kama. Ngayon pa lang nararamdaman niyang magiging matamlay ang kanyang S**X life after niyang pakasalan si Penny. About sa wedding na planado na ng parents natin. Hindi na ba natin ito mapipigilan? He asked Penny. Well, wala namang masama sa tanong niya, para naman sa kanila ni Penny yun. I don't know, tanging tugon nito sa kanya. Nagangat na rin ito ng ulo at tumingin sa kanyang mga mata. Tuldok, ikaw ba ano ba ang pakiramdam mo? Do you want to get married at your young age? He asked, isn't 18 ka pa lang, napakabata mo pa para ikasal at magkaasawa. Still, nag-aaral ka pa din, he said. Paunti-unti niyang pinapaalam kay Penny ang realidad, baka sakaling umayaw na ito at maging malaya siya. 18 is legal age. Wala namang masama kung maagang ikasal ang isang babae, and also pwede pa rin naman akong mag-aral while I am married, tugon nito sa kanya. Nahimigan niyang gusto rin ni Penny na matuloy ang kanilang kasal. Baka dahil bata pa ito at iniisip nito na masaya ang magiging buhay nito kasama siya. Hindi ka ba natatakot sa pinapasok mo, Penny? He asked at humakbang palapit sa dalaga. Hindi ito umatras o umiwas man lang nang huminto siya sa tapat nito. Tumangala pa nga ito para magpang-abot ang kanilang mga mata. Mas matangkad kasi siya kesa sa dalaga na pitit at sakto lang ang size para sa isang babae. I know you since I was young, Arkin. Wala akong rason para matakot sa iyo, tugon nito sa kanya habang nakatingin sila sa isa't isa. Pero iba na pag mag-asawa na taya, Penny. May mga bagay na tanging mag-asawa lang ang gumagawa. You think kaya mo? He asked at pinasada ng tingin ang dalaga mula ulo pababa. Napalunok naman ito at nahalata niyang kinakabahan na ito. Bagay na nagustuhan niya. Kakayanin ko, Arkin, tugon nito na halos sakto lang umabot sa kanyang tenga. Are you sure, Penny? Like what I just said, you don't know me? He said at lalo pang nilapit ang mukha sa maliit na mukha ni Penny. Nasamyo niya ang mabango at mainit nitong hininga. Nagustuhan rin niya ang pabango nito na nanunuot sa kanyang ilong. Like your smell, by the way, he also said habang halos kahibla na lang ang layo ng kanilang mga labi. Have you ever kissed before to someone? He asked habang nakatingin sa mamula-mulang labi nito na mukhang malambot at masarap halikan. Paano na lang kaya kung ang labi ni Penny ay nakapaikot sa alaga niya? Sa naisip niya, naramdam niyang gumalaw at nagising ang alaga niya sa loob ng kanyang pantalon. No, Penny answered. Iihimslay ang napangiti at umatras ng isang hakbang palayo kay Penny para ay distansya ang kanyang sarili. Iba na kasi ang pakiramdam niya, at hindi pa ito ang tamang panahon para maramdaman niya ang anumang pagnanasa kay Penny. Na-surprise nga siya sa kanyang naramdaman kay Penny, hindi niya inaasahan na makakaramdam siya ng pagnanasa sa batang dalaga. Well, that's good. At least walang maghahabol sa iyo pag kinasal na tayo, he said nang makalayo na kay Penny para makaiwas rito. Ayaw niyang matakot ang dalaga sa kanya, lying girlfriend mo. Tanong ni Penny sa kanya. Nabanggit na niya si Jackie kay Penny noong kumain. Sila sa labas. Kami pa rin, amin niya kay Penny. Wala siyang dahilan para itago ang totoo kay Penny. Kung masaktan man ito, hindi na niya kasalanan iyon, mas nauna naman si Jackie kesa rito. I see, tanging tugon sa kanya ni Penny. Napansin niya ang lungkot sa magandang mukha nito. Tara na sa loob, medyo malamig na rito, baka hinahanap na rin tayo, iniaya niya sa dalaga. Tumanggaw naman ito at lumakad na sila papasok sa loob ng bahay. Penny, nakikinig ka ba? Kanina ka pa nakatulala dyan eh. Sitis sa kanya ni Lexi habang nasa cafeteria sila at nagmemeryenda. Aano ba iyon? Lutang na tanong niya sa kaibigan. Ang sabi ko kung i-attend ka sa birthday party ni Razel bukas ng gabi. Inis na tanong sa kanya ng kaibigan. Aliyon ba, magpapalim muna ako kina mommy, tugon niya at dinampot ang juice na nasa harapan niya. Panigurado naman na papayagan ka nila, no, Lexi said. I am not sure, Lexi, iba na kasi ngayon, she said. Iba na ngayon dahil next month ikakasal na siya kay Arkin. Planado na ang lahat, isang engranding kasal daw ang gaganapin sa bayan ng San Nicolas. Narinig pa nga niya na kasing engrandi daw ng kasal ng parents ni Arkin ang magiging kasal nila ni Arkin. Sino ba namang babaeng hindi matutuwa kung mabibigyan ng engranding kasal?
Hindi naman lahat ng babae pinapangarap ang magkaroon ng engranding kasal, pero masarap sin sa pakiramdam ang may kasal na engrandi. Ganoon pa man, hindi pa rin siya lubusang nagiging masaya ngayon, dahil na rin kay Arkin. Alam kasi niyang walang damdamin si Arkin sa kanya, na sumusunod lang ito sa gusto ng papa at mama nita. Masakit sa part niya na siya ang ihaharap ni Arkin sa altar, pero may ibang laman naman ang puso nito. Hindi sila masyadong nakapag-usap ni Arkin noong gabing magtungo ang mga De La Vega sa bahay nila. Walang malinaw ang kanilang usapan, pero hindi nawala sa isip niya na hanggang ngayon ay may relasyon pa si Arkin sa ibang babae. Hindi niya alam kung okay lang ba na ikakasal na sila next month, pero nakikipagkita pa sa ibang babae ang kanyang magiging asawa, although hindi pa naman nag-propose sa kanya si Arkin, pero next month na kasi ang kasal nila, dapat lang nawala ng ibang babae pang involved sa kanila ni Arkin. Pero paano naman niya masasabi ang tungkol dun kay Arkin? Hindi nga niyang kayang kausapin ng matagal ang binata dahil kinakabahan siya sa tuwing nasa malapit ito sa kanya. Kumabog ang kanyang dibdib at napakabilis ng tibok ng kanyang puso, ganun ang epekto ni Arkin sa kanya. "What do you mean iba na?" Lexi asked her. "Wala lang," tanging sabi niya. Hindi pa kasi niya nais na ipaalam kanino man ang tungkol sa kanila ni Arkin, lalo na't alam ni Lexi na may girlfriend si Arkin. Nahihiya siya. "Ate Penny." Nagulat siya nang biglang may tumawag sa kanyang Ate Penny. Sabay pa sila ni Lexi na napalingon at nakita niya si Vlad na nakangiti palapit sa kiya uupuan nila ni Lexi. "Looks who's coming?" Ang gwapo ni Vlad. Kinikilig na bulong sa kanya ni Lexi. "Hi, Ate Penny," bati sa kanya ni Vlad. "Vlad." Pinandilatan niya ng mga mata si Vlad. "Ate Penny," tanong ni Lexi. Napansin na nito ang tinawag ni Vlad sa kanya. "Why, Ate Penny?" Kunot noong tanong ni Lexi sa kanya. "Halika nga, Vlad," inis na sabi niya at tumayo mula sa pagkakaupo sabay hila niya kay Vlad palayo kay Lexi. Lumayo sila ni Vlad sa maraming tao para mapagsabihan niya ito. "Why? Don't tell me, Pen, kinahiniya mo si Kuya at hindi mo pa sinasabi sa mga friends mo na ikakasal na kayo ni Kuya next month," Vlad said nang makalayo na sila. "Hindi sa ganun, Vlad," she said. Hindi niya alam kung paano ba sasabihin kag Vlad na may girlfriend si Arkin, kaya hindi pa niya masabi sa marami na ikakasal sila nito. Siya kasi ang mapapahiya, lalo na't alam niya sa kanyang sarili na gusto niya si Arkin. "One quarter? Ano? Hindi ka ba proud na maging Mrs. De La Vega?" Kunot noong tanong ni Vlad sa kanya. Napansin niyang sumeryoso ang mukha nito, nawala ang malakong ngiti nito habang nakatingin sa kanya. "Vlad, kahit naman sino magiging proud maging Mrs. De La Vega," she said. "Then why are you hiding the news?" Vlad asked her. "Wala lang, hindi pa lang siguro ako ready na ipaalam sa lahat na ikakasal na ko," she answered. Pinakatitigan siya ni Vlad. Parang ngayon nga lang niya nakita na nagseryoso ang mukha nito. Lagi kasi itong nakangiti at palabiro, kabaligtaran ng pag-uugali ni Arkin. "Okay, I understand," saad ni Vlad matapos humugot ng malalim na paghing habang nakatingin sa kanya. "Thanks," tugon niya at ngumiti rito. "May sundo ka ba mamaya?" Vlad asked her. "Si Daddy siguro kung tapos na siya sa work," tugon niya. "Huwag ka nang magpasundo para hindi na lang siya maistorbo pa, ihahatid na lang kita mamaya sa inyo," Vlad said. "Talaga, sige," excited niyang tugon at nagpasalamat rito. Ginulo naman nito ang kanyang buhok. "Aao," saway niya saka na umalis si Vlad ang iniwan siya. Tuldok. Mabait naman si Vlad, actually mas close sila nito at panatag ang loob niya kay Vlad. Para nga niya itong kuya. Pagkatapos ng huling class period nila, kinukulit pa rin siya ni Lexi kung ano ha daw ang pinag-usapan nila ni Vlad at bakit lumayo pa daw sila nito. Sanay rin kasi si Lexi na makita sila ni Vlad na magkausap kahit nakaharap ito at naririnig ang mga burwan nila. Layang pinag-usapan kasi nila ni Vlad Karina eh hindi burwan, kaya hindi niya punarinig kay Ixie. Wala nga iyon, parang hindi mo kilala si Vlad, saad lang niya rito habang naglalakad na palabas ng campus. "Ang daya mo talaga, halata naman na may nililihim ka," nagtatampong sabi nito. "Ano naman kaya ang ililihim ko?" Nakangiting saad niya. "Huwag ko lang malaman na nanliligaw na sa iyo si Vlad, magtatampo ako," Simon got na sabi ni Lexi sa kanya. Natawa naman siya sa sinabi ng kaibigan at kinawit ang kamay sa braso nito.
Maraming bubble yung si Vlad, hindi nako pag ay interesin pa nun, she said. Malay mo no, parang hindi mo kilala ang mga lalaki. Sa ganyan na pagkilos na pagbibiro at pagtitrip nila, dinadaan ang lahat pag gusto nila ang isang babae. Pagkatapos magulat ka nalang nahuhulog na rin ang loob mo sa kanya, litanya ni Lexi sa kanya. Natawa na lang siya at iniling ang ulo sa sinabi nito. Kilala niya si Vlad mula pagkabata, kaya imposibleng magkagusto ito sa kanya, lalo na't nakatakda siyang ikasal sa kapatid nito. Habang papalabas sila, nagring ang cellphone niya at agad niyang kinuha niya sa loob ng bag at sinagot na hindi na tinignan pa kung sino ang tumatawag. Naisip kasi niyang Vlad ang tumatawag at hinihintay na siya nito sa parking area. Ihahatid kasi siya nito. Nakatawag na rin siya sa daddy niya kanina para ipaalam na ihahatid siya ni Vlad, kaya huwag na siyang sunduin pa nito. Vlad, papunta na ko, bungad niya sa kabilang linya. Vlad, tanong ng kabilang linya na agad niyang nabosesan na si Arkin. Nagulat siya at nanlaki ang kanyang mga mata. Sinulyapan pa niya si Lexi na nakaabang sa sasabihin niya sa kausap. Kaya naman agad siyang lumayo sa kaibigan, pero hindi na nito marinig pa ng sasabihin niya. Sumimangot naman si Lexi sa kanya. Parkin, sorry, akala ko kasi si Vlad, nanihiyang paumanhin niya. Kung bakit hindi muna kasi niya binasa ang screen ng cellphone niya. I see, nasa labas na ko ng campus niyo, hinintayin kita dito, Parkin said. Hihintayin, bulalas niya, ako na ang maghahatid sa US bahay niyo. Parkin said, sige, tugon niya habang kumakabog ang kanyang dibdib. Nawala na rin si Arkin sa kabilang linya matapos nitong magpaalam sa kanya. Nagbuga siya ng hangin at kinapa ang dibdib na malakas pa rin ang kabog. Always, ganito naman ang kanyang dibdib pag si Arkin ang kausap niya. Ano na girl? Taas kilay na tanong ni Lexi sa kanya. Si daddy nasa labas na sinusundo na ko, pagsisinungaling niya sa kaibigan. Akala ko si Vlad, na Lexi said. Hindi, tugon niya at nagpaalam na kay Lexi. Nagmamadali na rin siyang lumakad patungo sa gate ng campus, baka kasi maabutin pa siya ni Lexi at makita nitong si Arkin ang sumando sa kanya. Habang nagmamadali siya palabas, nagawa pa rin naman niyang tawagan si Vlad para sabihin na si Arkin na ang maghahatid sa kanya sa bahay. Wala namang ibang sinabi pa si Vlad kundi okay lang. Kaya naman halos takbuhin na niya ang gate palabas. At bago siya tuluyang lumabas ng gate, huminto muna siya at inayos ang kanyang suot na uniforme pati na ang kanyang buhok. Nais pa nga niyang magsalamin at maglagay ng kung ano pa sa mukha, kaya kang wala na siyang oras, naghihintay na sa kanya si Arkin sa labas. Kaya naman mabilis na lang siyang ang wisik ng pabango sa kanyang buong katawan para pag naamoy siya ni Arkin e fresh at mabango siya paglabas niya ng campus, nakita niya ang sasakyan ni Arkin ni Roe, hindi ang binata. Kanisay daw na kasi niya ang kotse nito, lilan lang naman kasi ang may ganoong klase ng sports car sa bansa nila, at sa bayan naman nila si Arkin lang ang meron. Lumakad siya palapit sa kotse at nakita niyang bumaba ng driver seat si Arkin at kumaway pa sa kanya. Kumaway rin siya at napansin na niya ang mga babae na nakatingin kay Arkin. Lumakad pa nga si Arkin para salubungin siya. Hi, Penny! Bati ni Arkin sa kanya saay, halik pa nito sa pisngi niya at hawak sa maliit niyang bewang. Nanlaki pa ang kanyang mga mata sa shock. Fiwan ba niya hindi na siya nasanay sa kaswita ni Arkin sa kanya? Hay, medyo garalgal pa ang kanyang tinig. Let's go! Eniaya sa kanya ni Arkin na hindi na inais ang kamay nito sa bewang niya. Halos hindi naman siya makalakad ng tuwid dahil sa panginginig ng kanyang mga paa sa simpleng pagkakadikit lang niya kay Arkin. Nakasunod naman ang tingin sa kanila ni Arkin ang mga babaeng naroon. Pinagbuksan siya ng pintuan ni Arkin at Aynel Alayan pang makaupo, ito na rin ang nagsara sa pintuan ng passenger seat. Saka na ito umikot paakay sa driver seat. Sa sobrang gwapo ni Arkin, pati ang kanyang paghinga ay nakakalimutan niya. Mukhang galing ito sa trabaho o meeting dahil naka-business suit pa ito. Napaka-professional nitong tignan. Pakiramdam tuloy niya siya na ang pinakamagandang babae sa buong mundo dahil napakagwapo ng kanyang sundo, isama pa ang sports car na sinasakyan nila. Hinihintay mo ba ang tawag ni Vlad kaninang tumawag, aka? Arkin asked her habang tinatahak na nila ang kalsada. Ay, nagkasabay kasi kami kanina sa cafeteria at sinabi niya na ihahatid niya ko pa uwi ng bahay. Kaya nang tumawag ka, akala ko siya na, paliwanag niya kay Arkin.
Close pala talaga kayo ng kapatid ko kahit sa school, Arkinsaic. Ah, parang hindi mo naman kilala si Vlad, lahat naman kinakaibigan niya. Sikat nga siya sa campus tugon niya na nakangiti. Sinulyapan siya ni Arkin. Napansin niyang masyado na namang seryoso ang mukha nito, kaya agad niyang binura ang ngiti sa labi. Kung sa bagay friendly si Vlad talaga lalo na sa mga babae, Arkin said nang sa kalsada na nakatuon ang tingin nito. Oo nga, she answered at humugot ng malalim na paghinga. Saan nga pala tayo pupunta? She asked nang mapansin na hindi pa uwi sa bahay nila ang tinatahak nitong daan. Wala naman kasing ibang sinabi sa kanya si Arkin kanina na pupuntahan pa sila, basta ang sabi lang nito si Sunduan siya nito. Sa kondo ko, tugon ni Arkin sa kanya. Kondo mo. Tandang padamdam. Bulalas niya at nanlaki pa ang kanyang mga mata. Yes, tugon ni Arkin sa kanya. Nais niyang itanong kung ano ang gagawin nila sa kondo nito. Kung bakit siya nito dadalhin sa kondo nito. Bigla rin niyang naalala na hindi pa siya nakakapag-shave mula nang matapos ang kanyang debut, so meaning may kung ano na sa secret heart niya. Kung nais ni Arkin na may mangyari na sa kanila sa kondo nito, parang hindi pa siya handa yata sa ganoong bagay. Ganoon pa man makakatanggi ba siya? Eh ang gwapo ni Arkin. Are you okay? Tanong niya kay Penny nang makasakay na sila sa elevator papanhik sa condominium na tinutuluyan niya. Sa ngayon kasi hindi pa siya nakakapag-ponder ng sarili niya bahay, gamit ang sariling pera galing sa pagtatrabaho niya. Mula, nang magtrabaho siya sa kumpanya ng kanilang pamilya niya, hindi na siya umasa pa sa mga magulang niya o sa grandparents niya, nagsusumikap siya para sa kanyang sarili. And he is so proud dahil nakapagpundar na siya ng condo unit niya na siyang tinutuluyan niya ngayon, and also may nabili na rin siyang sasakyan, pero ang sports car na madalas niyang gamitin ay galing sa lolo at ayala niya, regalo sa kanya iyon nang makapagtapos siya ng pag-aaral. Kung pwede nga lang siyang magdesisyon sa sarili niya ngayon hindi muna siya mag-aasawa, masyado pang maaga para sa kanya ang mag-asawa, 23 pa lang siya marami pa siyang makikilala at magagawa sa kanyang karera sa buhay. Hindi naman siya mauubusan ng babae, kung babae lang marami dyan, napakadali lang para sa kanya ang makahanap ng babaeng pakakasalan niya. Pero ganoon pa man wala siyang choice kundi sumunod sa gusto ng kanyang mga magulang. Anak lang naman siya, kaya dapat siyang sumunod. Yeah, I am okay. Tugon sa kanya ni Penny na pansin niya ang panginginig sa tinig nito. Kanina pa nga din niya pansin na parang hindi ito comfortable, parang balisa ito. Are you sure? Paniniyak niya rito. Yeah. Tugon nito na hindi man siya magawang tignan sa mga mata. Mag-uusisa pa sana siya nang bumukas naman na ang pintuan ng elevator kaya kailangan na nilang lumabas ni Penny. Nauna siyang lumabas ng elevator at napansin niyang tila nagdadalawang isip si Penny kung susunod sa kanya o hindi. Penny, kunot noong tawag niya sa dalaga. Arkin, tawag nito sa kanya habang hindi pa rin ito lumalabas ng elevator. May problema ba? He asked. Kasi, Arkin, I am not ready. Tugon sa kanya ni Penny papautal yutol pa. You are not ready saan? Naguguluhang tanong niya sa dalaga na parang naglo yata ang mga bahay sa loob ng elevator at hindi ito lumalabas. I am still a virgin and hindi pa ako handa sa ganito. Yutol na tugon sa kanya ni Penny. What bulalas niya rito? Ano ba ang iniisip nitong gagawin nila sa loko ng kondo niya? Iniisip ba nito na may balak siyang gawin rito kaya niya ito dinala sa condo unit niya? Humugot siya ng malalimba paghinga at iniling ang ulo. Hindi siguro nila dapat dito pinag-uusapan ni Penny ang ganito kay sensitive na bagay. Kung ano man ang iniisip mo Penny, nagkakamali ka, he said. Lumabas ka na riyan at sa loob ng unit ko tayo mag-usap, he said. Nag-aalangan na naman ito sa kanya. Walang akong gagawing masama sa iyo, he said medyo inis pa siya. Haba ang ibang babae nagkakandara pa sa kanya may kama lang niya, tapos ito natatakot sa kanya, nakakainsulto naman yata iyon sa kanya. Lumakad na siya at iniwan si Penny, bahala na ito kung ayaw nitong sumunod sa kanya. Napansin naman niyang sumunod ang dalaga sa kanya. Napailing na lang din siya ng ulo. May kalakihan din naman ang condo unit niya, may isang silid iyon at kumpleto naman sa gamit, layan nga lang kung titira sila ni Penny sa unit niya masasabi niyang maliit iyon para sa kanilang dalawa. Bakit tayo nagpunta rito? Tanong ni Penny sa kanya nang mapaupo na ito sa sofa at alukan ng tubig.
Walang ibang laman ang ref niya naroon kundi bottled water lang at ice. Hindi naman kasi siya kumakain doon, madalas naman pag umaga sa labas na siya nag-aalmusal, ganoon rin naman pagkatapos ng trabaho niya, kakain na siya sa labas. Kung may lakad naman sila ni Jackie kasama na niya kumain sa labas si Jackie o di kaya sa condo unit ni Jackie SIL kakain at doon na rin siya magpapalipas ng gabi. Gusto ko lang pag-usapan natin ang napagplanuhan na ng ating mga magulang, tugon niya kay Penny at naupo sa sofa. Katapat ang dalaga na hindi pa rin comfortable sa kanya. Anyway, Penny, natatakot ka ba sa akin? He asked. Pansin kasi niya na iba ang kinikilos nito. Para bang natatakot ito sa kanya na hindi niya maintindihan. Iniisip mo ba na dinala kita rito dahil may binabalak akong masama sa iyo? He also asked. Mabuti nang honest siya sa mga tanong niya kay Penny, para malaman niya kung ano nga ba ang iniisip nito sa kanya. Hindi naman sa ganun, tanging tugon niya at nagyuko ng ulo sa kanya. Don't worry, Penny, wala akong balak gawa ng bagay na hindi magusto. Kung may mangyayari man sa atin iyon ay dahil may consent ka at hindi kita pinilit lang, he said. Banayad na tango ang naging tugon ni Penry sa kanya habang hindi pa rin ito nag-angat ng ulo sa kanya. Well, nice ko lang naman malaman kung ano ba ang plano mo about our wedding. Mahalaga sa akin na marinig ko ang opinion mo about this, para masabi ko rin ang opinion ko sa adnya sa dalaga. This time nag-angat na ito ng ulo at tumingin sa kanya, pero agad din namang nag-iwas ito ng tingin. Ramdam niyang kulang sa confidence sa sarili si Penny. Pero sa pagkakaalam ko hindi naman ganito ang ugali ng dalaga noon. Well, baka nagbago lang dahil nga kailangan nilang magpakasal. I have nothing to say. Mas alam naman kasi ng mommy at daddy ko kung ano ang maganda at tama para sa akin, tugon nito.